hindi pa rin ako naka-move on. Hi Lovies! Welcome back to my channel. Kung first time mo, welcome sa aking channel. I'm bringing this new segment sa channel ko and I call it Tip Tuesday. Today will be a story time video. 2 years ago, nangyari sa akin ito. Nagpunta kami sa isang resort, spa, sa Antipolo. We had to leave our things in our locker. Unfortunately, the locker that I was given was broken into. At ang nakakatawa dyan, dahil magka-share kami nung kaibigan ko ng locker, yung valuables ko lang ang kinuha. In fact, hindi naman lahat din kinuha because I had 2 cellphones there. Ang kinuha lang sa locker namin is my mango wallet. Lumang mango wallet na hindi naman ganun din kalaki yung laman. So, ang Tip Tuesday natin will be about paano kayo makaka-recover from a lost wallet. Step number 1. Nung nalaman ko na nawawala na nga ang wallet ko, I immediately called the banks ng mga credit cards at ng aking savings bank. Kailangan maprotektahan ko yung pera ko sa loob ng aking bank account at hindi magamit yung 2 credit cards ko. Since the thief also had my driver's license, madaling manakaw yung identification ko dahil nandun naman yung aking pirma at nandun din yung date of birth ko. So I immediately called BPI, Citibank, and HSBC para sabihin sa kanila na nawawala nga yung mga cards ko and they need to block it. Mabuti na lang may kopya ako ng mga cards ko sa email ko, tsaka yung mga credit card numbers ko, tapos yung driver's license ko na nasa resume ko. So all I had to do was to download them and then pinrovide ko yung information na yon sa Citibank, BPI, and HSBC. Siyempre, as a precaution, kung gagawin niya rin yung style ko, wag na wag ninyong kukopihin yung mga nasa likod ng credit cards nyo. Pag ginawa ninyo yun, mas madali na kayong mananakawan online. And then, after ko silang kausapin about my lost cards, I also asked kung nakapag-withdraw na ba or meron ng ginawang charges dun sa credit card ko. Fortunately, kung fortunate nga ba naman yon, hindi naman na-withdrawan yung savings account ko at hindi rin naman na-chargean yung mga credit cards ko. So, kayong mga gumagamit ng birthday sa mga bank accounts ninyo na ATM, make sure to change them regularly at huwag kayong gagamit ng kahit anong numbers na related sa family niyo. Step number 2. The following day, nagpagwakagad ako ng affidavit of loss. Dun sa pinuntahan kong notary public, dun ko na rin pinagawa yung affidavit of loss kasi kailangan mo rin siyang ipanotarize after. Ikinuwento ko kung ano yung nangyari, paano nawala, at daladala ko rin yung mga numbers na kailangan para sa credit card at sa ATM. Also, dinala ko rin yung number ng license ko. Pinagsama-sama ko na sa isang dokumento yung mga bagay na nawala sa akin kasi nga, sabay-sabay silang nawala dahil wallet ko yung nakuha sa akin. Mas matipid yun kasi isang document lang yung ipe-prepare ng lawyer at maraming kopya lang ang kailangan yung gawin dun sa notarized na affidavit of loss. I had 6 cards in total na nawala. So, I had 8 made para yung isa dun sa kopya nung notary public at yung isa kopya ko. Step number 3. Pumunta na ako sa LTO at dun sa mga banks na kailangan kong paggawaan ng duplicate cards. Yung mga ibang credit card companies, hindi mo na kailangan pumunta sa office nila. Ang gagawin na lang nila is to send the duplicate copy to your mailing address, whether it be in your office or sa bahay. I suggest you go to LTO first kasi yun yung office na pinakamahaba ang pila. Make sure to go to an actual LTO office and not a satellite office kasi minsan yung mga satellite office hindi naman sila nagpa-process ng mga lost card. Each card varies in price. Overall, nakagastos siguro ko ng mga 2,000 pesos. Bakit? Kasi hindi lang naman yung mga credit cards at saka yung ATM cards ko at saka yung lisensya ko nawala. Nawala din yung SM Advantage ko, nawala rin yung Starbucks card ko at nawala rin yung Coffee Bean and Tea Leaf ko. Buti na lang yung SM Advantage may database sila ng mga points na na-earn mo na. Yung Starbucks naman, all you have to do is re-register it to your email
Ang problema ko lang, or talagang nalungkot ako, is my Coffee Bean and Tea Leaf card. Bakit? Kasi matagal na siya sa akin. And yung points ko doon, 1,000 pesos na. I could have spent it on my favorite drink sa Coffee Bean. Kaya lang, yun nga, hindi daw nare-recover yun unless memorize ko yung number. By the way, I also asked SM Advantage kung nagamit ba yung mga points ko doon. Fortunately, hindi naman siya nagamit. So that's it. Yun yung tatlong steps na ginawa ko para makarecover ako dun sa mga bagay na nawala sa akin. I do not wish anyone to lose any of their items. But if you happen to find this video at nawalan kayo ng wallet, just follow the 3 tips na ibinigay ko sa inyo at makaka-recover din kayo soon. At sa'yo na kumuha ng wallet ko na hindi naman kagandahan at hindi naman kabaguan at hindi naman kamahalan, sana kinuha mo na lang yung pera. Kahit yung wallet, sana kinuha mo na lang din. At iniwan mo na yung mga cards ko. Dahil hindi lang pera ang kinuha mo sa akin. Pati oras, pati tiwala sa tao at dun sa resort na pinuntahan ko. Hindi pa rin ako nakamove on. Please hit the like button kung nakatulong sa inyo ang video na to. Sana you'll come back for more. Please consider subscribing if you haven't already. I'll see you next time, lovies. Bye!